Alright guys, welcome to Ronald Dinor TV. At sa vlog nito, nandito tayo ngayon sa isang maliit na lake. Ito nag-aayos na ng konti. Ayan. So, vlog natin ito. Bago tayo mag-start ng vlog natin, shout out muna sa mga butchers na mga kasama natin na upcoming yung interview nila. Ayan, si Kinitson Mulyes from Pantukan, Davao de Oro. Jirek Garcia, Marvin Galicia of Davao City, Christian Pigurak, Reed Maghinay, Gino Alonso, Handokaya, and Balong. Ayan. At sa mga ito po, mga kasama natin na pumasa at nagpasalamat na rin po sa atin. Congratulations po kay Papa Nads, Jason Prado, and Giovanni Sibuha. Ayan, mga nag-message po sa atin ito na pumasa po sila sa Cargill interview. At shout out sa aking missis na si Cheryl Luna, Cheryl Leonor. Alright, so nandito tayo ngayon na palakad-lakad tayo medyo, at actually medyo malamig na, pero chika lang muna tayo ngayon regarding ongoing pa rin po yung Cargill interview. And shout out sa lahat ng mga sasalang ba sa interview. I hope na pumasa kayo, and I hope na pumasa kayo with the interview with Cargill, kasi nga napakagandang opportunity nito sa lahat ng mga butchers, dahil ang Cargill po ay isa sa pinakamalaking beef plant dito sa North America. At hindi lang yan sa North America, may mga ano pa yan, may mga operation pa nila from other countries. So sa mga sasalang pa lang sa interview, mga nanood sa vlog po natin, yung mga tips na yon sana makatulong sa inyo. At awa ng Diyos, nakatulong naman dun sa mga nauna nang na-interview, kasi nga nag-visit sila sa akin. Sir, pumasa ako, thank you, nakatulong yung tips mo. Sa lahat naman ng mga ano, huwag kayong unang-una, ito po sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong magpasalamat sa akin. Malaking bagay na magpasalamat kayo sa Diyos, dahil unang-una, ano lang po tayo, maliit lang po tayo na baga, nakatulong ng kunti. Malaking effort sa inyo nang galing, dahil kayo mismo nagsisikap kayo na mabigyan ng maayos na pinabukasan yung pamilya nyo. Kaya maganda po, ang sa akin lang, ginawa ko po kasi yung vlog na yan, yung mga tips na yan, kasi nung time din po kasi na nag-apply po ako papunta dito sa Canada. So yung availability ng mga information na yan, kasi yung time na yun medyo bago pa sa amin yung, sa akin yung Cargill, kaya minarapat ko na gumawa ng vlog para at least makatulong dun sa mga gusto talaga, kasi maganda po yung company ng Cargill. So maganda po yung mga benefits, lalo na para sa pamilya natin. So sana po makatulong sa inyo yung video na yun na ginawa ko. Siguro may mga idagdag lang, kasi may mga kasama rin tayo na sir, ganito yung mga ibang mga questions. Alam ko naghanda rin kayo, hindi lang yung tips na sinabi ko sa inyo. So nanood din po kayo ng mga vlogs and nag-research kayo. So malaking bagay na nag-research kayo, at least nakatulong sa inyo yung vlog natin. So isa sa mga siguro dagdag ko na ng konti yung what do you know about tobacco. So ganito lang, pagka sinagot nyo yung tanong na yan, bagamat sa mga interview nila halos wala na, kasi nga ang dami nilang i-interview sa isang araw. So may mga ano na lang, yung mga importante na lang question yung tinatanong nila. So ganun ang nangyari. Pero ganun man, kahit ano, kung halimbawa itatanong nila, ito lang guide. Pagka tinanong kayo, what do you know about our company? So mag-start kayo kung sino ang founder ng Cargill. So ang founder ng Cargill, si William Wallace Cargill, way back in 1865. And Cargill has 155 employees all over the world with its line of businesses. So tingnan nyo dun sa website, maraming line of business Cargill, hindi lang yung itong beef plant. Ayan. After ng line of businesses, babanggitin nyo rin yun, yung
mga biplan dito sa High River at saka High River Calgary Alberta at saka dito sa Group Ontario. Tapos panghuling sasabihin niyo diyan, and I'm very optimistic and very excited to be part of the Cargill company. Ganyan yan, ipakita niyo yun sa mga employer natin na interesado kayo na maging bahagi. So, yun lang mga basic lang na information yung ayano nyo sa company. So, another information, why do you want to apply in Canada or why do you want to work in Canada? So, yan, isa yan sa mga question na lumabas dun sa mga interview natin. So, ipakita nyo dun, Canada is the best place to work because it has a job security, peaceful, quality education, taxes, benefit the people. Yan, mga basic lang na mga information yan. At saka, yan, mga kahit lang ganun lang, bagay kita kahit mga poor information lang yung mga sinabi ko, pwede na yun. Ayan. So, thank you sa... Ayan, may mga nag-message sa alam na nagpop-up sa atin na may mga nag-message din na pumasa sila. So, ganun lang, mga basic information na yun ang isasagot nyo, mga kahit mga apat lang. Why do you want to work in Canada? Yun, maganda kasi job security, para sa pamilya. Siyempre, meron tayong pagkakataon na madala natin yung pamilya natin dito sa Canada. Isa yan sa pinaka-importante kasi mahirap maging OFW na habang buhay ano lang, hindi natin nakakasama kasi iba, tandaan nyo, pinapahalagan din ng bansang Canada ang pamilya. So maganda kasi nagtatrabaho tayo rito, kasama natin yung pamilya. Kaya marami na po mga busiers na dumating dito na kasama na po yung mga kanilang pamilya. So magandang bagay yun kasi lumalaki yung anak mo, nakakasama mo. Iba pa rin yun yung nagpapadala ka lang. Oo, nabibigay mo yung mga material na bagay, mga pangangailangan na sa araw-araw. Pero iba pa rin yung pang nakakasama natin sila. Araw-araw, halimbawa, galing ka ng trabaho, pag-uwi mo, at least may mga bonding time. Iba pa rin yung nagagawa nung kaysa nagpapadala lang tayo ng pera sa Pilipinas. Alright. So maganda po yan. At sa lahat naman po nun sa mga na-hire nung last June, ito sinasabi ko. Pagka na-hire, huwag tayong masyadong ano, kasi may mga, hindi natin talaga naiwasan, may mga kasama tayong ganun na para wag silang may-ari ng kumpanya. Kailan kami aalis? Dapat umalis na kami. Ganun talaga yun kasi... Unang-una, tandaan natin, nangangamuhan lang po tayo, hindi tayo may-ari ng kumpanya. It's a big chance, it's a big opportunity na po na na-hire tayo ng company. So kung kailan tayo lilipad, papunta rito, di nating hawak yon. Ang hawak natin, gumising ka ng mga pagkigising mo sa umaga, manalangin ka sa Diyos, mag-exercise ka, pumasok ka sa trabaho, take quality time with your family. Yon, mga bagay na yun, i-appreciate natin, hindi yung... minsan kasi iba, ginagambala natin yung agency. Bakit si Mama Rica Rantagal? Bakit ganito ganyan? Bakit ganun? Kasi sila yung taga magsaysay, nagaantay din po sila ng instruction from the company. Kasi nga, meron pong yung EY, yung Ernest & Young na humahawak sa inyong mga papel para magkasikaso sa inyong mga visa. So yun, after nun, kung ano mga process nun, so kukontak sila sa magsaysay. So ganun yon. Kaya it takes time talaga. Sabi nga, patient is a virtue. Lagi nating sinasabi yan para mang hindi alam ng iba. Hindi tayo ang may-ari ng kumpanya. Huwag tayong masyadong atat na atat. Baka nga pagdating natin dito, kagaya nga nang nangyari nung isa, nakarating na nga ng Alberta, umuwi. Bakit pinapauwi? Hindi pala sanay sa mga ganong trabaho. Kala butcher, hindi naman pala. Iba pala, baka cheese. At saka damay yata yung gusto nilang gawin, yung bang hindi, walang physical na ano, ganyan talaga ang ano, ganyan talaga ang trabaho dito. Huwag tayong ano, magmadali. Yung mga bagay na work, yun, kailangan ng panahon yun. Para pag dumating yung panahon na nakarating kayo dito, at least, ma-appreciate mo yung paghihirap na ginawa mo from sa pagtatrabaho as butcher, pag-apply, hanggang sa nakarating ka dito. Tingnan nyo niya, tingnan nyo, yung mga na-hire nung last 2017 na mga butcher from Cargill, meron yung taga Davao City. Alam nyo kailan siya nakalipad? Nung 2020 na. Doon ako nakakuha ng idea kung ano ang trade test ni Cargill nung panahon na yun, nung nag-trade test kami dyan sa Mandaluyong.
Oh, ilang taon siya nag-antay. Na-hire siya ng 2017, nakalipat sila 2020 kasi nga nagka-problema yung Golden Horizon Agency. Oh, 'di ba? Ang tagal ng inantay. Kayo, wala pang isang taon. Atat na atat na kayo. Pagsasampalin ko yung mapagumukha nyo. Pakailibin ko dito sa ICE, oh. Walang iya. Mag-antay kayo. Pag ako ang may-ari ng Cargill, baka pag ako ang naging visor nyo, ano, baka hindi ko papuntahin kayo rito. Pangit yung mga ganyang kasama. Pangit. Kung dapat alam nyo, kumbaga, dapat lumagay kayo sa dapat nyong kalagyan. Hindi tayo may-ari ng kumpanya, hindi tayo may-ari ng agency. Tayo po ay nag-a-apply bilang butcher. Mga ano tayo dito, mga magpapasakop tayo sa kanila. Pag hindi kayo nagpasakop, eh, nasa sa inyo yun. Pwede kayo matras. Yung mga atat-atat na gusto nang malis tapos nadi-discourage na. Malaya po tayo. Hindi po tayo pinipilit ni Cargill na magpatuloy o ng agency na magpatuloy tayo dito sa Canada. Nasa inyo yun. Kung ayaw nyo yung opportunity dito sa Canada, di lumipat kayo sa South Korea, sa Ukraine tsaka sa Russia. Ganun lang. mahirap kasi sa atin yung iba, hindi naintindihan yung mga bagay-bagay. Kami nga, gusto na nga rin umuwi namin dahil namimiss namin ng pamilya namin. Kasi nga, ako naman, awa tulong ng Diyos, malapit na yung permanent residency natin. For medical na yung pamilya ko this, next week. Kaya, ano na yun eh. After nun, passport request. Tapos, ano na. Yan, pagka lumabas na yung permanent residency natin, maganda at least plano ko talaga this year na makauwi para masundo ko yung pamilya ko. So ganun lang, lahat ng bagay may pamapanahon, hindi po pwede nating madaliin o may mga bagay talaga na hindi natin control, yun ang ibig kong sabihin. I-cherish na natin yung mga araw-araw na nandyan pa tayo kasama ng pamilya natin, kasi pagdating nyo dito kagaya ng mga panahon dito na winter, ayan, minsan nababagot ng iba. Meron nga dito, hindi na nga nag-apply ng VR kasi gusto nang umuwi. Yun yung mga bagay kasi minsan tayo, hindi natin na-appreciate, hindi tayo naging grateful sa Diyos sa mga bagay na meron tayo. Kung anumang meron tayo, we have to be grateful, magpasalamat tayo sa Diyos kung anong meron tayo. Yun yung ma-hire tayo, napalaking oportunidad na po yan na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil it will give us the chance na makapagtrabaho dito sa bansang Canada. At sana, dun pa sa lahat ng mga sasalang sa interview with Cargill, sana makapasa kayo. At sana, matupad yung mga pangarap nyo. Yan, shout out sa misis ko, Cheryl Nur, right? Anak ko si Yan, Benz at saka si Asia. Malamig na dito guys. Sinisip po na tayo. Alright. Thank you for watching and see you sa next vlog natin.